Nick, thank you so much no sa pagpayag mo na bumisita kami sa iyo dito. Kamusta ka na? Trying to recover slowly, so medyo actually masakit pa talaga no, pero medyo nakakaginhaginhawa na ng konti. Yung struggle to go sa bed, mahirap no, kasi 6 yung nabaling ribs. Pag going up na naman, mahirap no, like punta ako sa CR. Mahirap sa gabi, no? So, pagbalik, isang natagal ko ba? Iisipin ko paano magpwesto ko babalik. So, bali, 6 na ribs ang nabali. Yeah. Okay? Tapos, meron kang abrasions, mga pasa, bruises, mga bruises all over. Buti walang concussion. Although, nahit ako dito, hindi naman siya grabe. Hindi nabasag yung nose bridge ko. Okay naman. Alam mo, nagulat ang Filipino-American media community dito sa Los Angeles sa nangyari sa inyo ng asawa mo. Si Nick po ay isa rin sa mga active Fil-Am photojournalists dito sa Los Angeles. So, Nick, para dun sa mga hindi nakakaalam, pwede mo bang ibahagi sa amin ulit, ikwento mo kung anong nangyari? Nung araw na yon, nung February 1, nag-decide kami ng misis ko na magpasyal sa Capitol. First time kasi namin pupunta doon. So, we're very excited, masaya, kumain muna kami. And then, after namin kumain, pumunta naman kami ng Starbucks. Very near na, one block away na from the Capitol. Kitang-kita ko na may dumadaan na police. So, I feel very secured. Parang walang mangyayaring problema. Nakapoto journalist badge pa ako, yung media badge na ginagamit ko sa Philippine Post. Siya rin, ganun, kasi nagsushoot din siya, no? Nagsushoot lang kami, sa selfie-selfie kami, sa cellphone, no? May umagaw ng camera ko. Yung pag-agaw ng camera ko, lumapit siya, inagaw niya. So, ang tendency mo, pagka inagaw ang camera, hindi pa yung price ng camera na mamahalin, no? Yung laman. Kasi photojournalist ako that's my life, no? Inaagaw, talagang ganun kagad. Ah, hindi ko bibigay ito, ganun kagad, no? Tapos, siniko niya ako rito, bumaksak agad ako. Ang laking tao, itim siya. Pagbaksak ko, yung misis ko, humawak din doon sa tao, parang pinigilan. Pati siya, yung misis ko, bumaksak na yun, dalawa kami, kinaladkad, kahilan ng hilan ng tao, kada hilan ng tao, nakakaladkad yung misis ko, yung tuhod niya nga, grabe yung abrasions, no? Sabay sipa na sipa sa akin. Anday kong pasa, kamay, sa tagilin, dito sa mga, hindi ko pa rin gini-give up, no? Kasi ayoko talaga ibigay, no? There are more better cameras doon sa mga ibang tourists na nandun. Bakit ako yung inagawan nito? Tapos ba't kami? No? Tapos binubugbog ako. Talaga ang sakit. No? Actually, nung hindi ko matagalan yun, sobrang sakit, sumipa rin ako. Nakaisa rin ako. Lalo siguro nagalit dahil ginantihan ko pa. Kita ko yung mukha niya. Gigil na gigil, galit na galit. Sabi ko, bakit galit na galit yung taon to? Tapos, siyempre, hindi ko binibigay. Tadyak pa siya ng tadyak. Kinakaladgad niya kami. Tapos sumisigaw na ako ng help noon. 2:45 in the afternoon. Broad daylight yun. May mga nagsasabi, stop it man, stop it bro, stop it man, ganun. Eventually, nag-give up ko yung camera ko, kala ko wala na. Tinapo naman niya, tapos sabay umalis sila, pupunta sa kotse. Kasi lumabas din yung kasama niya sa kotse. Tapos sumakay na sila ng kotse. Binalikan naman kami, natrasan kami napakabilis ng atras, no? Muntik na si Julian, muntik na masagasaan talaga, makikita mo yung paa, no? Muntik na. Sigaw niyong tao, oh no, no, oh God, ganun yung mga tao, di ba? Sabi umalis, tumakas. May nakakuha ng video, may kumuha rin ng picture, pinadala sa akin yung picture nung isang witness, nakuha na niya yung sasakyan. Kaya meron kami evidence, binigay namin sa police. Yung mga police naman, ang tagal bago dumating, no? Nung dumating yung police, tapos na, of course, wala na, andun na, nagkakagulo na, dumating yung police. Nung tinatanong kami, nakita ng police, may press ID ka, are you from the press? Sabi ko, yeah. Sabi ko, oh, that guy terrible, don't even think twice to do something bad like that. Feel ko talaga Asian hate yun eh. Right. Kasi pinili kami, single out kami. Marami doon mga ibang mga turista. Bakit kami? Eh, kami lang Asian doon. At saka walang kinuha. Wala. Walang kinuha. Walang kinuha, oo. Right. Ganun yung ginawa.
How would you consider this? Do you think hate crime ba siya? Do you think robbery ba siya? Pero wala namang kinuha sa inyo. Oo. Yun nga ang question sa akin, no? Bakit kung attempted robbery, which is the first thing na ginagawa niya, bakit iniwan niya yung camera and then nambugbog lang siya, no? Ako, walang sinabi sa akin kasi nung nakikita ko, parang ano lang siya, galit na galit sa akin. So, even though they're not saying anything, porque ba walang sinabi na bagay na Asian ganyan. Slur. Kasi normally, they would say na pag may racial slur, that's hate. Asian hate. Pero kung wala, you're right. Because, yes. Ano ngayon ang sabi ng detective? Because, you know, we're both from the media. We have both been covering the Roque case, right? Yeah, yeah. Patricia was telling me that the detective even tried to deter them from reporting. Mm-hmm. Similar ba yung experience mo or kaiba dun sa pagre-report mo sa mga police sa Sacramento? Ang na-experience ko, very slow sila. Kasi the other day lang nahuli. Imagine, February 1, last Friday lang, no? Ni-report sa amin, nahuli. So, ganun katagal. Isa lang yung nahuli. Tapos, saying na merong nakikita doon sa video, sa CCTV camera nila, na the same guy, at the same spot, hindi nahuhuli. What's that, no? Tapos ako lang yung, kami lang daw yung nag-complain, kaya nahuli. Well, did you feel like you were targeted? Or? I think we were targeted. Kasi, nung sinabi ng misis ko, napapansin pala niya, may kunya-kunyari nagsiselfie-selfie, yung mama na yun, that guy. Mm-mm. So, ibig sabihin, tinatarget na kami. Right. Nakita siguro, matanda na kami, mahina kami. So, nakipag-usap na kayo sa lawyer? So you are pressing charges. Yung lawyer namin, sinabi sa amin, let's wait for the police report. Saka kung ano yung sasampa ng police. And it's sad because sa'yo, ikaw, ang health mo, ang bills mo, hindi naman makakahintay, right? Yeah, because nagpapatong-patong. Because of what happened to you, nagka-injury ka, hindi ka makatrabaho. Ayoko may re-injure. Yung mind ko, gusto ko magtrabaho. Pero sabi nga ng doktor, pag nag-re-injure yan, mas matagal kang ano. Antayin mo na lang mag-heal. Eh, siyempre, yung healing process, matagal na kasi may edad na ako. Bones. It's broken bones. Yeah, broken matagal. Bones. Primary doctor, kubuti. Fatal yan. Kung pumasok yung isang buto dyan sa heart, kaya sa yung lungs, patay ka, sabihin ko. Right. There and there. Nandun ka na. Buti na lang. How does it compare na before nagre-report ka lang ng mga ganitong pangyayari, ngayon, ikaw na mismo yung nire-report. Ikaw na ngayon ang nakaranas. Binibiro nga ako ng mga kaibigan. Para hindi ka lang ngayon videographer ng event or photographer. Uh-oh. Speaker ka na rin sa mga event. Sabi ko, Uh-oh. I don't mind doing that. Uh-oh. Kung makakatulong ako sa ano, 'di ba, sa mga tao, 'di ba? Sabihin ko yung experience ko, anong nangyari para to prevent them on having the same kind of experience na ganito na bad, no? Pero kasi yung nangyari sa you is unprovoked, you were there, you even had your press badge on. So, what would you advise people who are watching? Ang advice ko sa kanila, number one, siguro, maging aware kayo sa surroundings, no? Be aware, be mindful of your surroundings, and then siguro, always educate the people who are around you na nangyayari ito. Huwag kayo magbingi-bingihan, no? Kung hindi ngayon, kailan nyo sasabihin pa, no? Yung simple things na ganito na nangyari sa isang kaibigan nyo, like sa akin, pwedeng i-share. And then magsumbong sa mga authorities, no? You have to tell the authorities, no? Kung ano nangyari. Pero bali kayong dalawa, wala pa kayong nakukuhang tulong because you're supposed meron therapy. Na. Si Benny, our photojournalist friend, no? Pumunta siya rito, tapos tumulong siya, nagbigay siya ng tulong, sabi niya, mare. Alam ko yung feeling ko yung nawalan, sabi niya. Pero ang magandang lumalabas ngayon is nakikita mo yung mga taong tumutulong, no? Dami. I'm glad kasi napipil ko yung like yung mga ibang nasa Roque, yung NAFCON, yung National Alliance of for Filipino Concerns, Filipino Migrant Workers, napunta rito. Nikki, tulungan namin kayo. Ako, thank you, sabi ko nun. Kagayang grupo nyo sa NAFA, no? Yung mga media groups natin, mga kaibigan namin, pumupunta rito, parang just your presence, sabi namin, is big enough to heal our pains, no? Siguro mahirap kasi yung physical pain, nandyan, magagaling yan. Pero yung trauma na nasa utak mo na ginawan kayang gano'n na ang bait-bait ng naman daw namin, wala kaming inaaping tao. Yun ang mahirap eh. We will continue to follow your story as well. Thank you. Ngayon, palakas kayo. And trust that the community is behind you to help you in this fight.